magandang hapon po mga padi. Malungkot kasi po, last night, YouTube algorithm ay binigyan po tayo ng copyright strike. Yung copyright strike po na yan ay nakuha ko po dahil po nag-video po ako ng laban ng Barangay Ginebra at Talk and Text. Yun pong best of 7 games po nila. In-upload ko po yan sa YouTube. Actually, hindi na po siya na ipalabas gawa po ng copyright strike na ibinigay po sa atin ni YouTube. Nakakalungkot. Kasi po, hindi ko po alam. Hindi ko po alam na bawal po yung ganun. Kasi po, last time alam ko, nag-videos po ako ng mga basketball, pero wala naman pong copyright strike na ibinigay po sa akin. That's why, ang ginawa ko po ngayon ay binura ko lahat po ng basketball videos na nasa ilalim ng pangalan pong Eric's Channel Laundry. Ito po ang copyright strike na pinadala sa akin ni YouTube. Through Gmail po yan na ipinadala po nila. At ito naman po ang mga dapat kong tandaan o gawin upang mawala po ito pong copyright strike na binigay nila sa akin. Sa copyright strike, sabi po nila, base sa panonood ko ng YouTube, tatlong copyright strike daw po, consecutive po yan ha, ay mawawala na po yung channel ko po. Sa ngayon po, meron na po akong isang copyright strike at mag-expire daw po ayon sa Gmail na nabasa ko ngayon pong March. So binibigyan po nila ako ng tatlong buwan na parusa na hindi po dapat ako ulit magkaroon ng copyright strike. Lesson learned na po sa akin ito. At sa mga bago rin pong YouTuber, huwag po tayong basta-basta mag-upload ng mga videos. Tulad po na nangyari po sa akin. Kinopya ko po yung videos ko po through TV, which is hindi po pala pwede. Yun ang masakit. Wala akong kaalam-alam na hindi pwede. Ganun pa man, dahil po siguro bago lang po tayong YouTuber, nangyayari po talaga tong ganito. Sabi nga nila, ignorance of the law is a crime. Kaya po, susunod po, magiging, siguro gagawin ko, magiging mapili na po ako sa mga i-upload ko po. Hindi na po ako basta-basta mag-upload. Lesson learned po sa akin ito. Mahirap kasi hindi ko naman alam na may copyright strike po ibibigay sa akin si YouTube. Dahil po nag-videos po ako ng palabas sa TV. Ngayon alam po na. Kaya po medyo konting ingat po sa mga kaparehas ko pong mga bago. Konting ingat. Hindi po lahat ng i-upload po natin, mga padi, ay pwedeng i-upload. Dapat magtanong din po tayo or manood tayo sa mga nauna sa ating mga YouTuber. Pwede po tayong manood sa YouTube para po malaman natin yung mga dapat o hindi dapat natin i-upload. Nang sa gayon, hindi po tayo magkaroon ng copyright strike. Tandaan nyo po, mga padi, tatlong copyright strike. Goodbye sa channel po natin. Ako naman po kasi, nag-upload lang ako ng mga video sa YouTube channel ko para ma-promote ko po itong amin pong laundry. Kaya po, hindi naman po ganun ka-importante sa akin na ma-monetize or ano pa man po. Basta ang importante sa akin, ma-promote ko po ito pong laundry po namin
malaman po nila na may laundry po kami dito sa lugar na ito, masaya na po ako ron. Ngayon, kung sakalit mahihit ako ng 3 consecutive copyright strike, goodbye na po sa channel ko. Sayang naman po. Wala pong ibang magandang medium para po makapag-promote po tayo ng business po natin kundi sa YouTube. Kaya mga padi, ingat. Mag-ingat po tayo sa mga i-upload. Huwag basta-basta. Hindi porket maganda yung videos, hindi porket maganda yung nakita natin po, hindi po siya basta-basta pwedeng i-upload. Unless, nagpaalam po tayo sa may-ari po ng videos. Paano mga padi? Sana po natuto po kayo tungkol sa mga copyright strike na pwede nyo pong makuha. Sa mga kaibigan ko po dyan at mga padi ko po na hindi pa nakakapag-subscribe sa channel po natin, paki-like, share, subscribe at paki-press na rin po yung bell icon para po updated po kayo sa mga latest happening sa amin pong YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Thank you.